Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin. Maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila.
Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin. Mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang. Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin ang poon ng mga nilalang. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Alleluia, 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 alleluia. Sa pagmamahalan natin, ang Diyos ay ating kapiling. Pag-ibig niya'y lulubusin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat ng hihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya ay mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin din kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos hustong takal, siksik, liglig
at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Aral tungkol sa pagiging mahabagin ang nais ituro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Aral sa pagiging mahabagin. Narinig naman natin yung napakadaming listahan ng pamamaraan kung paano pwedeng maging mahabagin. Inisa-isa ni Jesus ito. At ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Sabi ni Jesus, ibigin ang inyong kaaway. Gawan ng mabuti ang napopuot sa inyo. Pagpalain ang mga sumusumpa sa inyo. At idalangin ang mga umaapi sa inyo. Ilan lamang ito sa mga nabanggit, pero ang pinakamahalaga sa lahat at dapat isaalang-alang ay ang pagiging mahabagin gaya ng inyong Ama. Ang pagiging mahabagin gaya ng inyong Ama. Hindi madali ang tinuturo ni Jesus. Dahil ito'y katangian ng Diyos. Hindi madali dahil ibig sabihin nito, magiging katulad natin ang Diyos. Kaya madalas, masakit at may dalang kirot ito. Madalas, magdadalawang isip ka rin bago gawin ito. At madalas, makakaramdam ka ng inis bago ito gawin. Totoo naman, bakit ko gagawin ang mga ito sa aking mga kagalit? Bakit sa kagalit ko pa? Bakit sa kaaway ko pa? Ang dami-dami naman diyang pwede kong gawan ng kabutihan. Ang dami naman pwede kong ibigin. Ang dami naman pwede kong ipagdasal. Bakit sa mga kagalit, kaaway at napopuot sa akin? Balido naman po ang inyong tanong. Pero bago mo pa naitanong yan, bago mo pa naisip yan, sinagot na yan ni Jesus. Kaya nga ang sabi niya, kung iibigin lamang ninyo ang umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kung gagawan lang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Naibalik na yung pag-ibig na binigay mo. Naibalik na, nasuklian na yung kabutihang nagawa mo. Kaya walang silbi kung gagawa ka ng mabuti at iibigin mo ang mga taong mabuti at umiibig din sa iyo. Sadyang hindi madali ang maging mahabagin dahil isa itong karakter na ipinapakita sa taong gumagawa ng hindi maganda. Dahil walang habag na maipapakita sa taong kasundo mo. Walang habag na maipaparamdam sa taong mahal mo. Kaya nga ito tinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Dahil kung hindi ka alagad ni Jesus, hindi mo matututunan ang maging mahabagin. Mahirap maging mahabagin. Minsan masakit. Madalas nakakainis. Nakakainis kahabagan ang ating kaaway. Ang hirap patawarin ng mga taong nagagalit sa atin. Pakiramdam kasi natin, dehado tayo. Pakiramdam natin, talo tayo. Pag tayo ang naging mahabagin sa mga taong galit sa atin. Pero ang totoo,
gaya ng sinabi ni Jesus sa kanyang pangaral, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Kaya walang talo sa pagiging mahabagin at walang kawawa sa pagpapakita ng habag. Dahil ang gantimpalang makukuha ay hindi lang basta-basta, kundi galing sa Ama. Ang pagiging mahabagin ay isang karakter ng Diyos at ang pagiging mahabagin ay may gantimpalang malaki na naghihintay sa taong gagawa ng kabutihan, sa mga taong nagagalit, napopoot at kaaway natin. Amen. Minamahal kong mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos Ama para sa tulong na ating kinakailangan upang sundin ang halimbawa ni Jesus na nagsasabi sa ating mahalin natin ang ating mga kaaway. Ating sambitin sa bawat panalangin, Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magbigay saksi sa kanyang sambayanan sa pamamaraan ng pagpapatawad, pag-ibig at kapatawaran upang masalamin ang kabanalan ng Diyos sa daigdig. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Iyong may galit at pait sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na naghihiwalay lamang sa kanila sa Diyos ang pagsunod sa kanilang hinanakit at suklam. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga pamilyang pinaghiwalay at nahati dahil sa kanilang kawalang bahala sa isa't isa, naway mapanumbalik ang dating pagkakasundo at alab ng samahan. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapayapaan ng isip na lumago sa pagpapahalaga nila sa kanilang natatanging bahagi ng pakikiisa kay Kristo sa kanyang pagpapakasakit. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo nawa ang aming mga puso, sa aming mga puso ang mga hinanakit at basbasan mo ang aming pagsusumikap na mahalin ang lahat ng aming kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maghahanda ng alay ay narito poon ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkalob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming may alay at naway magkaisa kami sa pakikinabang. Sa banal na paghahain ngayon ay ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali, na ibigay ko ng lahat, magaan akong tumatakbo, salatman ako sa lahat, salatman ako sa lahat. Ang tangi kong yaman ay mabuhay sa pag ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag na hantong ay payapat may galak sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa at siyang tanging tumatanglaw,
bituin sa akipat nubay, diwa sa paglalakbay, sandigan lakas at tibay, laging awit ang sagisag na mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay maging bihag sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawiin niyang lahat ng panimdim. Sa gunita dahas ay limutin. Sisidlang puti man ako, kayamanan ka ng puso ko, ang gantimpala ko'y ikaw. Pag-asang natatanaw ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Hialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo, at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba
ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.